Di ba? Yes, Your Hindi, Honor. That's ikaw, why... kasama ka sa plano kasi walang mangyayari sa piitan na yon kung hindi mo alam o kung ayaw mo. Tama po ba? Ganun po, Your Honor, Mr. Chair. Hindi, may nangyayari sa piitan na hindi mo nalalaman? Ganun po ang nangyari. Na... O nangyari lang dito sa pangyayaring ito? Opo, opo. Okay. Yun po yung inyong depensa. Yung pong paggalugad, kanino pong utos talaga yun? Para magkaroon ng kasalanan yung dalawang PDL para mabartolina sila. At anong yung paggalugad din dun sa foreign part ng inyong detention? Po ang sino po ginalugad din po sila para sila mapunta sa Bartolina? Tama po? Sino nag-utos nun? Tulad ng sinabi ko po, mayroon po akong... Tinatanong ko lang po kung sino ang nag-utos. Sa security operation po. Security operation? Sino po yun? Ang security operation ko during that time is Robert Quinto. Quinto? Tinuturo mo na dahil patay na siya. Hindi po. Di ba? Siya po ang... Hindi nga, patay na siya, di ba? Yes, Your Honor. Pero... Yes, binaril din siya. Kaya huwag na tayong pumunta ron. Kasi kanina, nung last hearing, sinabi ni Tiniente Poro na ang nag-utos ng paggalugad doon sa mga sa lugar ng mga Inchik at saka yung dalawang PDL, kayo po ang tinuro. It's a matter of record. Nandun po. Kaya, ginawa yung galugan na yun para magkaroon ng dahilan para madala sila sa Bartolina kung saan sila papatayin. Kasi, nandun din dun sa statement na sinabi nung dalawang nautusan na papatay na mahirapan sila dahil nandun sa ibang lugar, yung tatlong Inchik, at nasa ibang lugar sila. Kaya ginawa ng paraan na mapupunta sila sa iisang lugar, sa selda number 6 ng Bartolina. Tapos, inamin din ng iyong in charge sa Bartolina na punong-puno yung Bartolina. Pero yung selda number 6, dadalawa lang ang nandun. At dun din nala yung tatlong Inchik na pinatay. Kaya kung tutuusin, kung ikaw ay investigador talaga, makikita mo na parang may plano. Di ba? Ikaw na rin nagsabi. Mayroon po Sabi talaga. Mo na may plano. Mayroon po talaga. Yes. Kaya lang, ang sinasabi mo, hindi ka kasama sa plano, pero hindi naman mangyayari po ito kung tatanggihan nyo o hindi nyo papayagan. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Nakop. The next to interpolate is Congressman Paduano. You're recognized. Thank you, Chairman. Anyway, Mr. Chairman, eto lang po, Kere Padilla. Kasi buo na po yung puzzle. Buo na namin po. Ngayon, we're just requesting you to tell the truth. Now, in my question, pag hindi mo kayang sagutin in public, you will just tell me na you will request for an executive session. Okay? Kaya nga po, humihingi po ako ng for an executive session. Kaya nga po, tanungin muna kita, just to establish the premise that indeed, diba, you can be allowed to for your request, okay? Ano lang po, premise lang, okay? Sabihin mo lang pag hindi mo masagot, okay? Executive session na lang, just in case, okay? Now, number one, actually, Kere Padilla, based on our investigation, alam namin, you're the most less corrupt in Davao Penal Colony. Alam po namin yun. Na-check na po namin yung records. Na-check na rin po namin yung mga statements coming from your peers during that time. For example, if I ask you, do you know Dr. Derla? Yes. Di ba, he was also ambushed, but fortunately, nabuhay. Yes, Your Honor. Tama. And the time he was assigned. Di ba, he was assigned in Davao Penal Colony? Yes, Your Honor. Okay. Now, so alam mo yon,
alam mo rin siguro ang kwento doon. Alam mo, di ba? And can you commit to us that you will divulge the reason behind? Yes, Your Honor. Okay, second. Wag na tayo, ito, actually, yung bagong ano mo, yung 9 to 11 nyo, mali ito eh. Hindi totoo ito eh. Hindi totoo yung paragraph 9, 10, 11 in your affidavit. Hindi totoo po ito. Kasi, if I ask you, kanina tinanong ka ni Chairman Acop with regards to the Galugad, malinaw po, walang pakialam na si Quinto the time. Sinabi na po ni Foro na at your orders, galugudin, maggaluga doon sa incheck at saka sa dalawang PDL. Established na po yon. Now, sabi mo dito, during the time of duty ka na nung nangyari, di ba? Tama? Okay. Now, if you are off duty, sino naka-duty during the time? Second, high ranking, kasi 24/7 dapat yan, di ba, Bucor? Yes, sa inyo? Po, sino yung next? Of course, your deputy. Deputy po, supposed to be. In absence of deputy. No, tinatanong ko ngayon, sino? Sino yung nandun? Commander of the Guards po. Eh, saan si Quinto during the time? Wala po doon. Outside the... Dahil nakatira po sa labas. So, wala siya? Wala siya. Wala rin siyang travel sa Manila during the... Official travel during the time? Parang nagkaroon po ng parang may Wednesday siguro. Sabado po nung nangyari. Yeah, August 13. Chineck ko na po yung record. Oh. August 13, he was not during the week. Yes. Tama? Okay. Kaya yung statement po dito na yung security for operation, blah, 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 Robert Quinto, eh patay na yun eh. Pero alam ko rin yung Quinto dito, alam mo rin siguro. Yes. Okay. Next question. Is Dr. Derla and, ito sinabi ko na kanina, you're the most less corrupt. Ito. With due respect, of course, to former colonel, now deceased, Quinto. Alam mo naman yung relasyon ni Quinto, ni Derla, sa tatlong Chinese, especially kay Tony Lim. Alam mo yun, di ba? Yes, Your Honor. Now, can you divulge it during the executive session? Yes, Your Honor. At least para lang po maklear din natin yung pangalan ni Quinto with regards to that killing. Kaya nga po, humihingi ako ng... Okay na. I just want to establish muna. Kaya nga, nung nakarang hearing pa, sinabi ko na alam na po namin yung puzzle. Tapos na po yun. And well, in fact, siguro, I just want to confirm to you, during the first hearing, kaya hindi mo po masabi-sabi na tinawa, nakausap mo si Garma, because, alam mo, si Garma, her record, dun sa Davao, di ba? As IDG, as Chief of Police of a Station, di ba? Very close to the President, di ba? Alam mo yun, di ba? Kaya medyo wala kang choice. Yes, that's true. The same as true for all those persons involved in this particular plan. Tama? Yes. Okay. Now, so, do you commit? Sabihin mo na lahat na hindi na ako magtatanong doon. Sabihin mo na lang, you narrate na lang doon sa executive session po. Yes. Kasi gusto ko rin i-clear yung pangalan ni Deputy Superintendent Quinto with regards to what happened. Yes, sir. Pero I will not clear his name with regards to his affiliation with the three Chinese. And pwede natin, well in fact, kilala mo rin si Macariola. Tama? Yes, sir. Dila ba? And do you confirm that Macariola is very close to classmate ni Quinto? Yes, Your Honor. Oh, di ba? O kaya tell all ka na doon. I hope kasi as stated by Congressman Acop, pag hindi ka nagsabi ng totoo, eh we will cut short your statement during the executive session. Yes, Your Honor. Tsaka po, marami pa po eh. May mga complication ka kasi, ang dami dito. For example, Inspector Glassy. Ito, Glassy. Inspector Edgardo Mendoza. Chief Inspector Roque. Now assigned in Sablayan.
si Glassy nasa NBP ngayon, di ba? Tama? Dabaw po. Dabaw pa rin. Okay. Now, si Roque is in Sablayan. In Dabaw po. In Dabaw pa rin. O, tama. And marami pa po. Mga names. Kasi we have already checked. Pero as again, as I've stated, I hope you will say it all during the executive session. Kasi, again, let me stress, ikaw po, less corrupt ka dun sa loob ng ano po. Thank you po. Nakuha ko na po yung background mo. Kaya lang, I do believe na na-pressure ka lang. Kaya tell on na. Tell on na kasi wala na eh. And you will be retiring by November, di ba? Tama. Kasi baka magpatong-patong pang kaso mo because of this. Okay? So, you commit na to this committee. Okay, ha? Yes, po. Okay. That's all, Mr. Chairman. He has already committed and let's see what will happen during the executive session. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano.